So, konting information lang muna tayo sa Ginebra San Miguel Incorporated. So, itong kumpanya ay nagmamanufactures and nagbebenta din ng alcoholic beverage sa Pilipinas. Yung mga product ng company, no, pagdating sa alcoholic beverage, unang-una na andyan yung Ginebra San Miguel Gin, GSMI Blue, GSMI Blue Flavors, Ginebra San Miguel Premium Gin, Mera Light Brandy, Vinicola Fu, and Antonov Vodka. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan niyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Ang market cap ngayon ng kumpanya ay nasa 30.64 billion pesos. Over the past 10 years, nag-grow yung kanyang revenue ng 2.7 times. Yung net income naman ng kumpanya, over the past 10 years, nagkaroon sila ng positive noong 2016 na nasa 361 million pesos and today ay nasa 3.7 billion pesos na. And in 2011, yung ilang net income ay nasa negative 982 million pesos. So dito nakikita natin yung pag-turn around na kanilang net income over the past 10 years. And also over the past 10 years, yung kanilang shares outstanding ay bumababa. So in 2011, yung kanilang shares outstanding ay nasa 290 million shares. And today, in trailing 12 months, ay nasa 286 million shares na lang. So dito, sinasabi sa atin na over the past 10 years, tumataas yung percentage of ownership ng mga shareholders ng company. Now, kung compare natin ito guys, dito sinasabi sa atin na nasa good value base pa rin ngayon na nasa 8.24 times PE ratio compared sa kanyang 5 years average na nasa 9.05 times PE ratio. Now, dito sinasabi sa atin ngayon ng PE ratio guys, na in every 1 peso na profit ng company, we pay 8.24 peso. So, lagi natin tatandaan sa PE ratio, the lower the better. But we have to always careful sa mga value traps sa pag-i-invest. Sa profit margin, sinasabi dito sa atin na in every 1 peso na benta ng kumpanya, 8.93% ng 1 peso ay ito na yung tinutubo nila. Now, dito naman tayo mag-focus guys sa dividend ng kumpanya. Yung dividend yield nila ngayon ay nasa 0.94%. And yung dividend paid nila na binigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 286.19 million pesos. So now, lagi natin i-compare guys yung dividend na binibigay ng kumpanya sa kanyang free cash flow. Kung kaya ba nilang i-sustain yung dividend na binibigay nila sa kanilang mga shareholders. Yung free cash flow 5 years average ay nasa 2.5 billion pesos. Yung free cash flow ngayon in trailing 12 months ay nasa 3.04 billion pesos. So dito, sinasabi sa atin ng free cash flow na kayang-kaya nilang punan yung dividend na binibigay nila sa kanilang mga shareholders. So in terms of dividend ng kumpanya, wala tayong dapat ikabahala dito. Now, itong free cash flow ng company, no, para makuha ito guys, ay kailangan natin ng cash from operating activities minus lang natin guys sa kanyang capital expenditures. Now, itong free cash flow, ito ay ang lifeblood ng company. Bakit ba natin nasabi na ito ay ang lifeblood? Kasi ang free cash flow ay may limang paraan para gamitin iyan. Unang-una, they can pay dividend. Pangalawa, they can buy back shares. Kapag nagbabuyback ng shares ang kumpanya, tumataas yung percentage of ownership ng mga shareholders ng company. Pangatlo, pwede nilang bawasan yung kanilang mga utang or pwede nilang bayaran. Pang-apat, they can acquire more businesses. And pang-lima, they can reinvest in themselves. So kaya napaka-importante nitong free cash flow. So ngayon, ang sinasabi dito sa atin ng free cash flow na nasa excellent categories yung kanilang free cash flow. Bakit? Kasi yung free cash flow nila ngayon ay mas mataas compared sa 5 years free cash flow. So that's a very, very good and positive sign. Dito naman sa return on equity, sinasabi lang sa atin na magaling mag-manage ang company ng other people's money. And also, binaback upan din siya guys ng return on invested capital na nasa 35.15%. So dito sinasabi sa atin na efficient ang company to produce profit from their businesses. And yung kanilang 5 years average na kanilang return on invested capital ay grabe, no? Nasa 19%. Talagang dito sinasabi sa atin na quality yung kanilang management. Sa current ratio naman, sinasabi dito sa atin ngayon na 1.99 times kaya nilang punan yung kanilang current liabilities gamit lamang yung kanilang current assets.
So yung current assets guys, sa mga nag-uumpisa pa lamang dito sa pag-iinvest, ito yung assets na company no, na kaya nilang i-liquidate into cash within a year. Ang current liabilities naman, ito naman yung obligation ng kumpanya within a year. And very interesting dito sa kumpanya no, yung kanilang interest coverage ngayon, nasa 1,935 times na interest coverage. That's a very, very insane. So, meaning, kayang-kaya nilang punan yung interest expense na kinikita nila ngayon sa kumpanya. Kung sa personal life natin ito, no? So, dito sinasabi sa atin na wala kang gawin ng isang taon, kaya mong isustain yung mga dumarating na bills every month sa'yo. So, ito yung sinasabi na interest coverage. Remember, ang gusto natin makita dito, guys, sa interest coverage ay 5 times lang, no? 5 times pataas. Pero dito, very insane. Kaya dito, no, nangangahulugan lang na nasa quality of business itong kumpanya. And syempre, in terms of debt to equity, sinasabi dito sa atin na in every 1 peso na ginagamit ng kumpanya sa kanyang operation, 5.70% ng 1 peso ay finance lang by utang. So, sobrang baba. Okay? Kasi ang gusto natin makita ay nasa 40% pababa. Yes. Now, in terms of price to free cash flow, dito sinasabi sa atin na ang company ay nasa undervalued din ngayon. So now, alam na natin na maganda ang financials ng kumpanya, makakatulog tayo ng mahimbing kung meron kang investment dito. Now, ang real question, sa anong price ba maganda bilhin ang kumpanya? Okay guys, so naandito tayo sa screener na ginawa ko. So yung goals natin dito ay magkaroon ng very realistic na intrinsic value based sa historical data na present sa atin ng GSMI. So now, yung kanilang revenue growth in 5 years ay nasa 16.94%. That's very, very high na revenue growth over the past 5 years. Okay, so ako no, as a value investor, nagre-review ako ng mga kumpanya or nagva-value ako ng kumpanya. So yung lalagay ko dito ay 10.5, 12, and 13. So ang gusto ko lang sabihin dito guys, no, over the next 5 years, ito yung low, mid, and high assumptions ko sa revenue growth ng kumpanya. Now dito naman sa EBITDA, yung kanilang 5 years compound annual growth rate ay nasa 30%. So that's a very, very high na compound annual growth rate ng company. So for me, no, nasa conservative way yung ilalagay ko dito na assumptions sa kanilang EBITDA. So yung ilalagay ko dito, 11.5%. 12% and 14%. So pansinin niyo guys no, yung aking high assumption ay halos kalahati ng EBITDA compound annual growth rate na nasa 30.87%. Kasi ayaw natin na magkaroon tayo ng assumptions sa intrinsic value na sobrang taas naman ng intrinsic value no, na unrealistic naman. So ang ginagawa natin dito ay magkaroon ng intrinsic value or makahanap ng intrinsic value na very, very realistic sa kanyang performance. Yung kanilang equity growth naman ay nasa 18.83%. So, ang ilalagay ko dito ay 11, 11.5, and 12.5. Yung 5 years PE ratio ng kumpanya ay nasa 9.05. So, for me, no, ang ilalagay ko dito na PE ratio ay very, very conservative way din. 6, 7, and 8. Dito naman sa rate of return, ang gusto ko lang sabihin dito, kung mag-i-invest ako dito sa kumpanya, ito yung expected return ko sa company every year. Now, dito sa margin of safety, ito naman yung buffer natin sa intrinsic value para makabili tayo ng sale. So, ang ibig sabihin, we're going to buy at a discount of 20% sa kanyang intrinsic value. Okay, so ito yung nakuha nating assumptions sa GSMI. Kung mapapansin natin dito, lahat ay nasa buy ngayon in terms of low, mid, and high assumptions. Kung tatanungin niyo ako kung ano yung very, very realistic dito ngayon, no, dito, then ang pipiliin ko dito itong aking low assumptions. So, kung mapapansin natin, no, yung aking buy price ay nasa 109.34 pesos per share. Now, yung kanyang current price, na time na nire-review natin ito, ay nasa 109.2 pesos per share na. So dito, halos magkadikit na rin also yung buy price ko sa company compare sa kanyang current price. And yung aking target price dito sa company kung mag-i-invest ako dito ay nasa 136.67 pesos per share. Now, assuming that you believe this kind of assumption ngayon, then ang company ay nasa undervalue ngayon. But kung sa tingin nyo, over the next 5 years ay hindi lang ito yung kayang gawin ng kumpanya, then maaring ito ang para sa'yo or ito yung para sa'yo. Pero nasa inyo na yan guys kung ano yung mas pipiliin nyo dito sa assumptions natin. So guys, hanggang dito na lang muna no, yung pagre-review natin sa kumpanyang GSMI.
So maraming salamat sa suporta nyo always dito sa ating channel. And ang bilis kasi nasa 7,400 subscribers na tayo ngayon. So maraming salamat sa inyo, and this is Pesce Warrior. Nagpapaala lang, invest wisely, and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka. And pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pesce Warrior na nagpapaalala lang, invest wisely, and see you on the other side.